Magalak kayo mga kapatid dahil kayo ay sobrang pinagpala ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay Miyerkules sa ika-apat na linggo ng Adbiyento at narinig natin sa ating Ebanghelyo mga kapatid ang kwento ng pagbisita ng ating mahal na ina sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Pero mga kapatid, hindi lang po ito basta-basta ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Ito ay ang pagbisita ng ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno kay Elizabeth at sa tagapagbalita ng kanyang pagdating na si Juan. Ang pagbisita ng ating mahal na Panginoon ay nagdadala sa kanila ng sobrang kagalakan, mga kapatid. Kagalakan sa ating mahal na ina sa paglukob sa kanya ng Espiritu Santo at pagnahan ng mahal na poon sa kanyang sinapupunan. Kagalakan ni Elizabeth sa pagbisita hindi lang ni Maria, kundi ng mahal na poon na dala-dala ni Maria sa kanyang sinapupunan. Kagalakan ni Juan, kaya siya ay napalundag sa sinapupunan ni Elizabeth. Ang pagbisita ng ating mahal na ina, mga kapatid, ay nagpapakita din sa atin ng dalawang napakagandang ugali ng ating mahal na ina na hari nawa. Ngayong panahon ng Adbiyento ay matutunan din nating maisabuhay. Una, mga kapatid, ang pagmamalasakit ng ating mahal na ina sa mga masigit na nangangailangan. Alam niya, mga kapatid, na si Elizabeth, dahil siya ay may edad na nang ito ay magbuntis, hindi siya. Si Elizabeth ay nangangailangan ng mag-aalaga sa kanya. Napaka-sensitive ang kanyang dinadala. Kaya ang ating mahal na ina ay hindi nag-atubili na ibigay ang kanyang sarili para pagsilbihan si Elizabeth. Nung nalaman niya na buntis si Elizabeth, agad-agad umalis siya, nagmadali pagkatapos ng lumisan sa kanya si Anghel Gabriel. Sabi ng mga eskolar, mga kapatid, sa panahong iyon, si Elizabeth ay nakatira sa lugar na tinatawag na En Karim, isang bulubunduking lugar, mga 700 to 740 meters above sea level. Mataas-taas din, mga kapatid. Makakawala na rin ng hininga, no? Pag ikaw ay kulang sa exercise. At sabi, ito ay may mga 161 kilometro mula sa pinanggalingan ni Maria sa Nazaret. At sa panahong iyon, lakad lang talaga, mga kapatid. Kung may pera ka, pwede ka mag-camel. Hindi naman mayaman ang ating mahal na ina, mga kapatid. At isa pa, mapanganib daw ang lugar na kanyang dadaanan dahil maraming mga magnanakaw na nakaabang para sa kanilang mga bibiktimahin. At ang ating mahal na ina, mga kapatid, si Maria, ay nagbubuntis sa panahong iyon. Pero alam niya na mas kailangan ng tulong ni Elizabeth at ninanais niya na makapagsilbi sa kanyang kamag-anak na nangangailangan. Paano ba tayo, mga kapatid, naging magandang balita, naging tagapagdala ng kagalakan sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan? Pangalawa, ang pagpapakumbabang manilbihan, kababaang loob. Hindi iniisip ni Maria na siya ang magiging ina ng Diyos, kahit pa man na sinabi na sa kanya ni Anghel Gabriel, ang anak mo ay maging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At binigyang diin pa nung inulit at sinabi,
ang batang iyong ipanganganak ay tatawaging banal, ang anak ng Diyos. Ang anak niya ay anak ng Diyos. Pero kahit paman pinakita niya, mga kapatid, na ang pagiging ina ng Diyos ay ang pagsisilbi sa kapwa, paglilingkod sa masigit na nangangailangan na may kababaang loob. Kaya siya, mga kapatid, ay pinagpala at ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos, sa salita ng Diyos na kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan, ay mas lalong nagbigay sa kanya ng biyaya mula sa Panginoon. Nang nagbibigay ng kagalakang nagdadala sa kanya na manilbihan, na magbigay ng kanyang sarili. Bukod kang pinagpala sa babaeng tanan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, maging pagpapala nawa tayo sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Maging tagapagdala nawa tayo ng kagalakan. Ang mga biyayang ating natanggap mula sa ating mahal na Panginoong Diyos, nawa ay magdadala sa atin sa isang pagnanais na maging daluya ng biyaya ng Diyos, ng kagalakan na nagmumula sa Diyos para sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Hari nawa.